lang, bumagsak si Hayami! Ano to? Sumisenyas na ang referee! Hindi natutuloy ang laban! Ang panalo, si Ippo! Umaga na. Hindi pa rin ako makapaniwala. Natalo ko si Hayami. Ako nanalo sa kanya. Kaya ako ngayon ang aakyat sa finals. Huh? Ippo, may nasikaso lang ako. Bahala ka na muna kung anong kakainin mong pang-almusal. Gaya ng sinabi ni Mr. Kamugawa, ipahinga mo muna buong araw yung katawan mo. Kung sa bagay, matagal-tagal na rin ako walang pahinga. Ang dami ko na rin nararamdamang kirot kung saan-saan. Nagpatong-patong na rin kasi yung mga bugbog sa katawan ko. Ayos rin to. Makatulog pa nga hanggang mamaya. Paano ko natalo silang lahat? Si Ozuma. Si Kobashi. Pati si Hayami. Paano naman ako makakatulog ng ganyan? Hindi ako mapakali ng ganitong walang ginagawa. Makapag-jogging nga para makapag-relax. Bago ko na malayan, nabuo ko na yung parati kong ginagawang roadwork. Parang hinahanap na ng katawan ko. Kahit paano, nakakainga na ako ng malalim. Pero kailangan mailayo ko isip ko sa boxing. Andun siya. Bahala na. Baka mahuli na naman ako ng gorilla. Alaskin na naman ako ng todo nun. Tuloy po kayo. Ang ganda talaga niya. Nakatingin siya dito. Nakatingin pa rin. Ba't kaya? Anong gagawin ko? Nakakayaan naman lumabas na lang. Nakapili na rin ako ng bibilin. Kailangan bayaran ko sa kanya. Ito po. Diba?
medyo nagbo-boxing kasi ako, kaya ano? Sabi ko na nga ba eh. Naisip ko lang na nagbo-boxing ka nga. Madalas ka kasing may plaster sa mukha pag nakikita-kita. Oo nga pala, ano? Nag-enjoy ka ba? Huh? Yung pagbo-boxing mo, nag-enjoy ka ba doon? Parang, nasakit sa buong katawan. Pero oo, nag-enjoy nga ako. Oo. Siguro nga, no, kaya ka nagbo-boxing kasi nag-enjoy ka din. Ang mukha kasing mahirap yung ginagawa mo. Good luck na lang, ah! Salamat! Good luck na lang, ah! Sobrang ganda niya talaga, ah! Kaya lang, mukhang fan na siya ni Miyata. Pero sandali, nung nanood naman siya ng laban ni Miyata, parang malungkot naman siya, eh. Nanalo naman si Miyata. Baka hindi si Miyata ang gusto niya. Ibig sabihin, baka may pag-asa pa ako. Paano kung laban ko naman ang panoorin niya? Dapat magpakita ang gilas ako. Dapat hindi ako kayaya sa kanya. Nauna lang ako sa kanyang makaakyat sa finals. Pero siguradong aakyat rin yun kasi hindi papayag yun na mapayaya siya. Dadaan ako sa gym pagkatapos nito. Pasensya na at nahuli kami. Hindi mo ako titigan. Hey, Mashima! Hey! Ichiro Miyata, 125 pounds. Pasok sa limit. Rio Mashiba, 125.5 pounds. Pasok rin sa limit. Sige, tayo. Mauna na ako. Ha? Huh? Sandali lang. Bakit hindi ka muna bumati sa kalaban mo? Huwag kang ganyan, anak. Sige. Nakakatuwa naman kayo mag-ama talaga. Sa bagay, okay rin kung merong iiyakan pag natalo ka. Magkakaintindihan ko yung ama mo. Pareho kayong talunan. Ikaw magmadali. Tapos pa tayo. Tapos. Hanet, tunumpuno talaga. O ano, Ippo? Ano pakiramdam mo? Grabe, nakakakaba. Parang lalaban din ako. Kung mananalo dito, makakalaban mo. Eh, kahapon pala, nagkakainitan na eh. Ganun po ba? Andito rin siya. Sabi na nga ba eh, fan siya ni Miyata. Andiyan na po! Ayun ko yung yelo. Andan na po, sir. Nandiyan na. Ready na. Ba't nanalamig ang katawan mo? Hindi ka ba nag-warm up? Nag-warm up po. Kung sa bagay, ba't hindi kalaban niya si Mashiba? Palamang kinakabahan ka rin. Oo naman. Mas kinakabahan nga ako ngayon kesa sa ibang mga laban ko. Pero hindi dahil diyan kay Mashiba. Mo? Huh? Hindi pa rin kasi mawala sa isip ko yung isa. Akong pumilit sa kanya na dapat umabot siya sa finals. Tapos nagawa niya ng paraan para matupad yun. Ibang klase na talaga siya. Ako lang ngayon ang dapat tumupad sa kasunduan namin. Ready, ready na! Kasing pansinin yung isang yun. Lalaban ba talaga yan? Eh, kanina pa nakatanong lang dyan yan. Parang yung kasamang pinabalak mo yun yan. Oh, anong ginagawa mo? At parang kinakabahan ko ngayon, ano ba problema? Wala. May pinag-iisipan lang ako sa sabihin ito. Iniisip pala kung gano'ng kasarap pag kinain ko ng buhay ang mokong na yun. Magsisimula na ang Featherweight Division Semifinal Match ng Eastern Japan Rookie Tournament. Sa red corner, mula sa Kawahara Gym, may timbang na 125 pounds, Ichiro Miyata! Dito naman sa blue corner, mula
sa Toho Gym. May timbang na 125 and a half pounds, Ryo Mashima! Ayan, mag-uumpisa na rin. Huwag ka masyado mainip. Pakinggan mo, lahat tumahimik na bigla. Naghihintay na lang na mag-umpisa. Oo nga. Labanan kasi to ng dalawang napakahusay na solid puncher. Solid puncher? Yung tipo mo na nakakapagtumba ng kalaban sa bigat ng suntok, ang tawag doon hard puncher. Yun naman na hinuhuli yung galaw ng kalaban tapos mabanat pa nagkaroon ng opening, solid puncher. Yung dalawang yan, sandali lang na magkamali yung kalaban nila, makakatanggap na ng solid na suntok. Laging handang bumira, kahit isang saglit lang yung pagkakamali ng kalaban. Isang saglit lang? Ano ba sa palagay niyo mangyayari sa laban na to? Siyempre naman ho, gusto ko manalo yung si Miata. Tingin ko, mananalo siya talaga. Tatayari naman kay Miata rito. Halos pantay man sila, lamang pa rin ng konti si Miata sa speed, technique at sa iba pang bagay. Pero hindi ito magiging madali. Si Massive kasi, lamang-lamang sa tangkat. Malaking problema niya yung haba ng reach ni Massive. Pag inumpisa niya yung mga flicker jack, papag pa siya. Problema yung agot nila sa height. 5'8 lang si Miata, 5'10 naman si Massive. Saka mas mahaba ng 4 inches ang reach ni Massive. Ang laki advantage nun. Tignan natin kung kayanin ang bilis ni Miata yung advantage sa kanya ni Massive. Magandang laban to. Hindi pwede palang kasi. Miata. Nag-umpisa na ang laban. Mukhang nagtatansyahan at nagsusukatan lang muna sila. Sino kaya sa kanila ang unang bibira? Unti-unti na silang papalapit ng papalapit sa isa't isa. Kalap pinakawala ni Miata. Ngunit mukhang walang nag-i-epekto to. Alas patay sila. Pero medyo namang lang si Miata. Mukhang talagang lalo pa niya, de-develop yung bilis niya. Walang makita parang si Massive para mahuli niya si Miata. Ang galing talaga ng footwork niya. Pero hindi ko alam kung paano niya nailagay yung mga nakakatakot na suntok ni Massive nang parang ganun lang. Wala naman talaga yung buga na lamang rin sa suntok ng si Miata. Pero ang lupit ng concentration niya para ma-timing niya yung mga counter niya. Habang ginagamit niya yung mga kamay na pang-depensa, gagawa pa rin niya makasuntok. Kahit yan si Massive ang hindi na nauga sa kanya. Pero sa ugali ng Massive na yan, wala siyang pake kung paano siya nilalabanan ang laban niya. Hitman's time! May laban ka na. Makakalito sa kalaban yung ganung galaw niya. Tapos bigla siyang bigla. Ang galing! Simping ilan! Oo! Ano pa yung tama ng shot ni Massive? Ang galing pa rin! Malayo na siya! Mabilis at malayo na abot doon siya. Napaisip na siguro siya. Yata naman ngayon ang hirap ang dumipensa. Hindi dapat yung susunod mo. Alam ko na kung gaano kalayo yung abot na kamay. Ang style din ang pinaporma niya. Pagkana niyo nakauba, saan po pa? Inaasar ko ah. Shoulder block.
suntok na, no? Gusto na kita yun, ah! Anong suntok yun? Han! Ah! Uy! Tinapos na yata ang niyata yung laban, ah! Hey! Ito ko rin, ah. Ang ginamit talaga ng niyata yung Hitman Stand para dun sa shoulder block. Baka naisip na niya agad kung saan niya patatamaan at pa-counter niya. Dahil sa haba ng kamay ni Masiba, naiingan yung bukas yung planin niya. Pero kahit naisip niya, hindi mo basta magagawa lang yun. Hindi ordinaryo yung bilis at galing. Yung mag-block mo ng galing. Yung klase ng flicker jump ni Masiba. Grabe! Sobrang siyang magaling! Ang layo pa rin ang level niya sa katulad ko lang! Tumayo ka dyan! Hindi ka pwede matalo sa ganito lang! Saved by the bell! Kung hindi nag-bell, baka tapos na tong laban! Wrong timing naman yung bell na yun! Grabe yung aksyon nung unang round na yun! Pero tapos na sana kung hindi agad nag-bell lang ganun! Sayang naman yung humor. Okay na. Sigurado may nararamdaman pa rin yun. Sa susunod na round, hindi ko na palalagpasin. Mag-iingat ka dyan. Huwag kang magmamadali. Baka kung ano mangyari pag sinugod mo basta. Maliniguro din yan si Masiba para hindi matalo. Okay. Kainis na yun! Buti, nakatayo ka. Magaling ka. Gamitin mo itong second round para magpalakas. Umikot ka lang na umikot. Masyadong magaling ang timing niya. Pag nakipagsabayan ka, sigurado may counter siya na makakatama. Kaya layoan mo. Hoy! Makikinig ka ba? Ate, hinahayaan lang kita, pero hindi kita pwede pabayaan dito sa laban mo ngayon. Magsisimula na ang round 2! Importante itong round na to. Siguradong pipilitin na ni Miyata tapusin itong laban na to. Ano naman kayang gagawin ni Masiba? Palaban ko si Masiba. Imbes na umiwas muna at magpalakas siya pang umaatake na umaatake. Hijiro! Ikuta mo! Huwag ka dyan sa corner! Oh, mukhang makikipagsabayan to. Ba't kung iwas sa ganito? Halataan naman ang sakaw siya kanina. Puwatras ang kulang siya. Tatawa na nakulog siya dyan. Sa malakas ang suntok ni Masiba. Na naman sa palitan na yun si Miyata! Tigas sa ulo mo! Sinabi na ngayon mo! Hindi pwede pwede pairanin mo! Hindi inuubra sa laban mo ngayon! Mas mabigat ngayon ang suntok ni Miyata. Sa ulo man at sa katawan siya tumama, kaya niyang pabagsakan yung kalaban niya. Pati kombinasyon para sa malapit ang laban, meron na rin siya. Ano na nga? Sa pinapangita niya, parang sanay na siya. Talagang pinaghahantaan niya yung laban niya sa isang bokong siya. Mahusay talaga siya. Dapat ka, matuwa ka. Dapat ba ako matuwa doon? Sobra na itong bata na ito. Akala mo matatanggol kung matalo siya isang katulad niya? Pinatitira pa siyang lakas. Pero nang sigurado. Dapat mo na alam dito ang makita finance. Maatake na si Miyata. Hindi na lang depensa ni Matsuda. Ganun siya dyan. Hindi ako nasasaktan sa suntok mo lang. Mo kakatamaan ito din lang. Hindi pwede. Hindi ako pwede matalo. Kahit sino pa kalaban ko, hindi ako pwede matalo lang. Kataw mo lang. Solid na solid sa mukha niya. Yata! Ichiro! Grabe atake ni Masiba! Paano makakatakas si Yata? Stop! Masiba! Aning 8 count na yan! Tumigil ka na!
mo na sa inyong transformer! Marami ang pangyayari dito! Ipabagsak rin si Miata! Makakatayo pa kayas, ha? Ah!